The views and opinions of the hosts do not reflect the views and opinions of the show, the management of this page, and the organizations that the hosts are affiliated with. Take a taxi cab or an Uber ride. It's feeling like it's gonna be a boogie night, 'cause I really wanna get up on the dance this night away. I got my suede shoes and a plaid vest. Call me Sir Arthur on a noble quest, 'cause I really wanna get up on a ride this night away. So I say hey. We also have to start somewhere. Naging asap na ba tayo? Eto, Max. Similar, pero mas makakapal sa sinisipin. But I am apologizing. O, tama ko po ko lang yung may naliligaw. Pero hello, Hayan. Hello, 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 hello. Yes, hello. Hello, hello, hello. Hi. Hello. Meron kami hindi ginawa para kay Gon. Ano? Ano? Ano ang hindi natin ginawa kay para kay Gunnar? Meron kang hindi pinaste para kay Gunnar. Happy birthday! Ay, meron na kasi na-late ka pero nakita na niya yan. Di ba, oh, Gunnar? Okay. Ah, yung pinost mo sa FB? Hindi! Yung intro? Yung script? Ah, ito na, nandito na sa private chat. Oh, see? Ayan na. Oh, na. Ayan na, sige. Okay. Ayan, so, sige, go. Na. So tara, kwentuhan tayo. Nalulungkot ka ba at wala ka kwentuhan? O nami-miss mo na ba ang Pilipinas at gusto mong may makausap na kababayan? So nandito na ang inyong tropa tuwing Miyerkules ng gabi, ang kwentuhang ginawa para sa Overseas Filipino mula sa Kapa Overseas Filipino. Halina't maghuntahan tayo sa tambayan ng... Puro-puro sessions! Sessions! Pagkarmiz! Oh my God, oh, so ayan. Ito yung ring light ng lola. Kamusta daw, huy? Eto, eto malamig na dito. Pag teka, tignan ako ng temperature namin. Sige, ngayon. Habang tinitignan mo yung temperature, for more updates, please like our socials. Ito po yung ating Facebook, Instagram, yes. Twitter, YouTube, TikTok, na lahat po ay Rated G Official. At ang ating email address po ay ratedgofficial@gmail.com. Don't forget po, mag-like and subscribe na and share to your friends, family members, etc., etc., etc. Nakailang followers na tayo sa Rated G? Medyo bumagal. Nasa 96 plus. Ay, konti na lang. Konti na lang. Konti na lang. Guys, help us. Yan nga, sa hashtag dapat nga by this week, dapat road to 100K. Ayan. Yes, road to 100K na po siya. Naman daw kasi sabi nga ni Madam, dapat 1 million na yan para nilagay mo. Yan, 100K na yan. So, small steps. Para small steps. Baby steps. Yes, baby steps. Yun. Hindi naman pala masyadong malamig ngayon, pero nung isang araw nag-negative 2 na kami. Ngayon, wow. Sabi dito ay 6. Nung madaling araw siguro medyo mas malamig. Pero pag lumabas ka, meron ng mga yellow-yellow yung mga dahon. So ang cute-cute nung ano, nung dandelion na merong mga may mga parang frozen ipote. Tapos ginaganon ba 'yon? Yung dandelion, pero hindi mo na syempre maihipan, di ba? Dahil mabigat na siya. Yung kinakat mo, tapos mag-wish ka, yan. Ginagay mo siya. Maginaw, mahirap mag-bus. Diba? Pero, o dyan sa Pilipinas, kamusta ang Pilipinas? Bagong gising tayo, ah. Bagong gising pa tayo. Ano, naghilamos kasi galing akong office. Pero ano dito? Bagong birthday. Bagong birthday. Hindi naman ako nakapag-celebrate ng birthday. Work from home. Sige na nga, i-greet muna natin si Gona na isang Happy birthday! Kakanta ba tayo? Alam mo ako, nung nag-reach na ako ng 40, hindi na ako nagbibilang kasi nare-remind lang ako na tumatanda na ako. So, kaya... Oh, magtaka ka na pag bumabata ka, di ba? At least tumatanda. Hindi, pero, ano ka pala? Anong talaga, pelikula ba yun? Dito pala sa Manila nag-level 2.
So, pwede na lumabas yung mga bata sa malls. Oh, pati majorita, pati mga matatanda. Yes, pero nakakatuwa lang kasi nung pupunta kami ng mall, yung mga bata talagang, alam mo yun, yung parang... Sabik na sabik. Yung, like yung anak ko nga, parang pinakawalan sa hawla. Tapos, makikita mo talaga na ang tagal nilang hindi nakapunta ng mall dahil nung sasakay na ng escalator, yung iba natatakot. Yung, baka naman talagang takot yun. Hindi, yung iba kasi matagal na yung daughter ko din natakot to at first kasi at tagal na niya hindi nakasakay ng escalator. So ayaw pa niya, parang natatakot siyang sumakay. So alam mo yun, talagang parang kinarga may withdrawal, may withdrawal symptoms. Pero yun nga, konting ingat pa rin. Kasi nga nung may mga certain places talaga na ang daming tao pa rin. So it doesn't mean na porke bumaba na yung alert level, it doesn't mean na we should not be still on guard pa rin. Kasi syempre, andun pa rin yung virus. Pero nakakatuwa lang kasi ang dami mga bata talaga na nakalabas. So, sila talaga bukas yung... Sinihan. Nag-open na nung November 10. Kailan ba? Ngayon ang November 10. Pero natatakot pa ako manood eh. Pero yun nga, I'm looking forward to the day na hopefully makapanood. Kasi naman ako nakapanood. Buong pandemya. Hindi pa ako nakapanood. Kahit sa Singapore, hindi ako nanood. Natakot kami. At kasi, all? Never kang nanood? Ako din. Hindi pa ako nanonood. Ever. Natakot kami. Sa TV lang kami nanonood. Parang kapapanood ko lang noong Lunes, ha? Nag-movie nights kami. Hindi ba yung Singapore ka nanonood ka pa rin? Masyado kang gala. Makakilagpaan mo. Kasi para akong... Gusto ko lang mapanood yung mga pelikula na... Ikaw din. Titingnan mo kung ano yung nire-risk mo. Kumakain ba mga tao sa loob ng sinehan? Hindi na. Hindi. Pwede. Pero dito sa Philippines, bawal yung popcorn, yung mga pagkain yata. So nakamask mga tao. Nakamask. Tapos na may nakita akong picture, may social may mark yung mga seats. Kailangan bang bakunado para makapasok? Hindi naman. Ngayon ang alam ko, I think so. Kasi ang mga restaurants ngayon dapat fully vaccinated. You have to show your card. Well, siguraduhin mo yung sinasabi mo, ha? Kasi kagalang-galang ka. Baka sa restaurants, talagang ako nakapicture na yung vaccination card ko. So, ayan. Kasi nga pala, paano dyan? Explain mo nga, paano malalaman kung bakunado ka dyan? Kasi, iba, masyadong malaki yung, ano, yung vaccination card. Hindi siya kasya sa pitake. Alam naman ako OC, ayoko magustot yung aking pinalaminate mo ba yan? Card. So, nakalagay siya sa notebook ko pero ang ginawa ko, pinicturean ko na lang siya. So, pag hihingin yung vaccination card ko, papakita ko na lang yung picture, gaganyanin ko na lang siya. How do they know na ikaw yun? Well, nilagay ko yung picture ko eh. Pero mano-mano lang. Dito kasi pag nag-check-in ka, lalabas vaccinated. Hindi, walang ano dito. Alam naman dito, hindi naman high-tech eh, na yung tipong merong QR code yung vaccination card at malalaman. So, dito yung sa akin, nilagyan ko ng picture kasi di ba you're supposed to put your picture dun sa vaccination card. So, nakalagay yung picture ko. Paano kung somebody else will tamper it? Palitan nila yung dito, picture? Dito ah, pag i-check yung vaccination, papakita mo yung vaccination card mo kasi hindi rin automated, wala din sa mga cellphone eh. Tapos, magpapakita ka ng picture ID mo. So, meron kami... Hindi, ang tagal bago ka makapasok? Oo, matagal. So, yung mga tao, kumari, pag sa kainan, ayaw nilang ma-hassle ba? So, take out na lang. Maka-order pa rin naman sila to take out food. Pero hindi ka makadine-in. Papakita mo talaga yun. Mabagal. Hindi katulad dyan sa SG, mabilis yung ano, di ba? Mabilis yung pag-check. True. The perks of kung talaga yan. Yun. Speaking of, syempre ina-idolize natin ang Singapore pagdating sa mga ganyan. Kaya nga, ang pag-uusapan natin ay... Kenta ng ano. Yun, nawala naman yung isa nating idol. So anyway, topic natin ngayon is ang Lodi ko. Kasi ba, napag-usapan natin yung sinihan, nanonood tayo ng mga favorite na mga actors and actresses natin. So yun yung magiging topic natin. So, siguro simulan na natin yung discussion. Ayan, bumalik na si Madam. Iyan. Ang idol ng bayan na si Madam Christy Fermin. Baliho. Babalik. Ay, pwede kang marites din. Yung ba ano, si Christy ano? Fermin? Pwede kang marites din. Christy. Yung ba si Christy Fermin?
O, hindi naman. Christy Turlington, ha? Supermodel. Parang ano naman sa akin yun. Parang, malayo-malayo. Parang mag-excuse ka dapat. Excuse me po. Yan lang. So anyway, ito yung first question. So, simula nung bata pa kayo, sino yung iniidolo ninyo talaga? Una, Wonder ako, Woman. Una na ako. Kasi ako, kasi pinalaki ako ng ate ko watching Sharon Cuneta movies, in fact. So yun, yun yung mga naalala ko na talagang Juan, yung mga celebrities na pinapanood ko. And in fact, kahit nung nasa graduate school ako, nung nasa MASCOM ako, Dazzy, gumawa pa ako ng paper on Sharon Cuneta. And I wrote it. Tapos, para maging tribute sa kanya, hinabaan ko pa siya, tapos sinabit ko pa siya sa palangka. So, ganun talaga siya. Wow! Anong tungkol sa paper mo? Hindi, para siyang personal na sociological analysis of Sharon Cuneta. Na parang based on my personal context as a not just as a viewer but also as a Muslim Maranao, kasi yung malaki din yung impact niya kasi for many Maranaos eh, kasi among all the celebrities siya yata yung na-maintain niya yung pagiging tawag nito kagalang-galang like even yung tatay ko, tapos ano na siya, naging expression na siya na pag ang babae hindi nagbebelo, ay nag-Sharon ka na, yung mga ganun dati, ganun yung ay may ganun. Ganun, so ganun yung impact niya sa popular culture among Maranaos, na yung alam mo yon, yung tipong sign of modernity but at the same time din yung among all the Filipino celebrities siya yung pasok in conservative values, kasi hindi mo in siya fairness. Until kumagawa siya ngayon ng ano, 'di ba, yung meron siyang bagong pelikula, yung Revirginized, na medyo daring daw. Pero alam mo, sabi nung estudyante ko, ano nga kasi Mindy yung ginagawa niya na parang topic, mainstream indie. Hindi daw okay eh. Kung napanood niya na eh. Okay. Hindi ko pa napapanood. Siyempre si Sharon naman magaling umarte eh. Pero parang, ewan ko kung yung storyline. I have yet to see it. Yes. Ako din, I have yet to see it. High praises kasi si Sharon sa Connie, sa director niya dun eh. Bago si Tara na. Pero tinitingnan ko yung ano kasi, yung trailer. Parang it's Sharon eh. Kahit anong gawin niya pa rin, for me, I always see him as that. Correct. That yung malinis. Oo, so parang, imbis na sa akin malaswaan, parang nakakatuwa dahil it's something new for her. Yun lang yung sa akin. I haven't seen the movie, but I would love to watch it. Pero yun, sa akin, yun yung naalala ko from my childhood, na yung mga, so siguro in terms of sa showbiz, yun talaga yung isa sa mga tumatak. Even nung exam pala namin sa FSO exam, katabi ko si Loris Gillian, isa sa mga examiners namin, kasi siya yung head ng Film Development Kala Council. Kala ko nag-exam siya. Kala ko nag-exam din si Examiner namin siya, so meron kami formal dinner. So, ang pinag-usapan namin during the dinner, napanood ko yung pelikula niya with Sharon, yung with Madrasta. Hindi, Jacqueline Blanco, yung with Ricky Davao. So, alam mo yun, the whole night, yun ang pinag-usapan namin. Oh my gosh. Kaya ka pala pumasa. Kaya ka pumasa. Dahil kay Sharon. May ganung exam? I mean, may ganun sa FSO? Yeah, may formal dinner kami eh. Tapos, so, ano kami, parang may katabi ko na examiner. So, nandun siya. Siya yung katabi ko na examiner. So, habang hindi mo pa turn mag-speech, syempre, habang kumakain kayo, you're supposed to engage. Kasi parang sinasanay na kami sa attending reception. So, nung syempre, nung katabi ko siya artista, tapos tamang-tama, the last night, pinanood ko yung pelikula niya with Sharon. So, yun yung pinag-usapan namin. Pero nakita mo si Sharon in person? Actually, hindi pa. Ay, at dahil parang dyan, makakasama natin si Sharon. At dahil dyan, ito yung video message si Sharon. Kahapon, ayan, nasa MediaCon ako ni Sharon. Yan, o, para sa kanyang pagpas. Si Sharon ng LBC pala yun. Sharon kayo ni Sharon, nakala nyo kung sino Sharon. Sharon Tordesillas pala. Ako, kasi kahawig na, yun sagot ko, kahawig ng kay Gunnar. Nung maliit ako, mga ganyan din, no? Laking tondo ako nung hanggang ilang taon ba ako. Mga bago mag-grade, before mag-12 years old, no, lumipat kami. So, mga arti-artista din talaga. Naalala ko nun, yung favorite ko ay si Manilyn.
Uy, pansin lang sa tulong. Pansin lang tapos si Manilyn, si Cheryl, si Tita Paner. Tapos si Manilyn yung favorite. Baka kasi ang ganda-ganda ng boses niya nung... Oh, sayang na sayang diba? Lang. Oh, sayang. Oh, diba? Kantahin mo nga, Gunnar. Tuesday Group Chat. That's entertainment. That's entertainment. Sayang na sayang. Diba ganun yung, I guess kasi yun yung pop culture during that time. Like ngayon, mga kabataan, mga ano pinapanood nila. Like si Zap, mga Little Pony, ganyan. Eh, wala namang ganun dati, di ba? So, tapos yung mga notebook, bibili kayo notebook sa harapan mo. Mga artista! Tapos tatahiin mo yun, di ba? Pero alam mo, hindi talaga ako bumili ng notebook na artista naman. Kasi for me, that's already Jologs. Grabe naman siya. Well, judgmental ka dyan. Meron ako mga notebook na artista yung nakalagay. Ako pero, din. Hindi lahat kasi yung nanay ko pag bibili siya syempre yung pinakamura, di ba? Kasi nga tatlo kami na nag-aaral tapos di naman malaki, mahirap kami nung time na yun, so talagang tipid-tipid ika nga. Ganun, tapos nag-progress ako to sino pa bang mga ina-idolize ko? Itong mga lately, yung mga ano na eh, mga academic na who walks the talk. Ganun na yung mga tipo ng ano. Very big issue sa akin yung sinasabi tas hindi ginagawa. Ganun. So, yun, nag-elevate ng konti. Pero ganun pa rin, parang nasa starstruck pa rin ako. Like may pinuntahan akong conference na nandun yung author nung libro na binasa ko before sa klase. Ganyan. Ay naku, starstruck na starstruck ako. Medyo nakakahiyat. Parang gusto ko magpa-autograph. Ay, mayroon pa pala, di ba si Rachel, naging guest natin, si Rachel Alejandro, partner. Oo. Tapos, talagang nag-request akong kumanta siya. Ay, gusto ko pa yung partner. Hindi ko nakapikit pa ako. Ganyan, nakita ko na. Nire-remind ako ni Facebook. Kapikit pa ako. Feel na feel ko yung kanta niya. Ah, idol mo pa rin pala. Idol mo pala siya. Hindi naman super na nagtayo ako ng fans club katulad mo, ha? Hindi naman ganun level. Pero, oo, yung talagang yung nila. Akala ko dahil guest natin siya, kaya mo lang sinabi yun. Ano ba, di ba? Alam mo, binola-bola ko lang siya. Meron naman tayo mga guest na mga sikat dati, hindi ko naman binobola, di ba? Pero record ko pa yung mga kanta sinusulat. Kasi wala kaming pambili ng song hits, eh. So, song hits, ah. Nungungopya ka, mangiram ka ng song hits, susulat mo yung mga lyrics, ganun, para makakasabay ka pag tumugtog sa radio. At ganun. Ayun lang. O si Madam? Si Madam. Wonder Woman. Wow! Linda wow. Carter? 1984 yan. Linda Carter pa yan. Wonder Woman. Promise, bata pa lang ako gusto kong maging Wonder Woman. O, di ba yung artista? Linda Carter mismo. Oo. As in Wonder Woman. Yung talagang lumilipad. Yun ang... Ah, so hindi yung artista, yung character. Yung character. Oo, yung character. As in, talagang tinitingnan ko siya sa sarili ko, nakikita ko siya sa sarili ko, at nakikita ko yung sarili ko na lumilipad ako, na ako si Wonder Woman. Pero ngayon, ibang yung Wonder Woman, si Gal Gadot, gusto mo siya? Oo, syempre. Pati yung mga Darna, pinapanood ko rin yung mga Darna dati. Women empowerment. Lahat ng mga nag-Darna, pati si Nanette Medved o yung mga ganun. Ay, true. Ay, Wilma Santo sa panood ko. Ay, alam mo, madam. Oo, gusto ko rin sila. Basta yung mga Wonder Woman. Captain Marvel. With yung mga may supernatural powers ang mga gusto ko. X-Men, pati hanggang sa, anong tawag doon? Yung sa GMA na... Encantadia. Encantadia. Oo, yun. Gusto ko yun. Baka pati X-Men, si Storm, ganyan, pang Storm. Oo, tsaka pati Star Wars, yung mga ganun yung mga gusto ko. And then, pag yung tao talaga, si Princess Diana. Di ba, nagpagupit pa nga ako ng kagaya sa kanya. Ay, hindi ko nakita. Dati pa. Yung picture. So, pinagalan mo yung papaloob. Di ba, meron siyang ganun. Princess Diana na yung short hair talaga. Ganto lang yung buhok mo. Pero hindi bagay. Doon ba nag-umpisa yung pagka-fascinate mo sa kwan? Sa mga kings and queens? Sa royalty. Sa royalty. Basta anything, yung regal, yung mga ganon. Pero pinaka gusto ko rin yung si Mary, Queen of Scots. Pero hindi ko gusto yung Queen Elizabeth. Si Mary, diba?
Di ko gusto yung Elizabeth na yung anak yung ni Anne Boleyn. Yun. Di ko yes. Ayoko ng mga ganon, yung mga... Gusto ko yung totoong ano sila, genuine na royal sila, yung ganon. Kaya ayaw mo siya, huwag natin pangalanan. Ayaw ko siya, no? Siya. Yung kumunta sa US. Ayaw ko yun kasi, ano, she doesn't walk the talk. May ano ako sa kanya. Issue yun, di ba? May integrity issue. Correct. O ikaw, June. Yun. Ako dati idol ko sina Teddy Loxin, sina Dong Puno. Charot, hindi. Hindi siya, pero parang kilala na natin kung sinong idol. Obvious ba? Obvious ba? O, hindi, pero dati, hindi. Mas nauna kong naging idol si Lauren Legarda kaysa kay Corina Sanchez. Oh. Totoo. As in, sobrang The World Tonight talaga ako noon. As in, yun yung talagang pinapanood ko na newscast talaga yung World Tonight. Tapos ina-analyze ko pa yung pagsusulat nila noon na sinasabi ko noon na, ay, tinataga, ini-English lang nila pala yung sa TV Patrol. Tapos yung ganun. So, ginagawa ko analysis talaga yung mga news programs dati, lalo na yung World Tonight. So, super favorite talaga si Lauren Legarda. Tapos, ginagaya ko pa yung boses niya dati, si Lauren Legarda. Until nagkaroon si Corina Sanchez ng Hoy Gising. Yun, super Corina Sanchez na ako noon. Tsaka si Lauren kasi may signature yung low register yung voice niya. Hindi siya mababa na makes it more authoritative. Pep talk. From pep talk to inside story, talagang pinapanood ko ang inside story niya dati. Tapos signature niya yung kanyang hairstyle na yung nakapusod siya. Nakapusod, yes. Diba? Saling-saling ganyan. Parang Lauren Legarda. Hanggang ngayon, ganun pa rin sa mga. Oh, hindi, ngayon nakalugay na siya eh. Nilulugay na niya yung buhay. Nagulugay na siya. Naging naturalist, chuchu-chuchu na siya. Parang... Pumunta siya sa Singapore na nakamit-namit ko siya. Ah, talaga? Meron, no? Kasama ko si Alba. Pero sila talaga yung idol ko na, di ba nakwento ko na yun dati na ini-imagine ko pa dati na nasa isang OBB kami na the ABS-CBN News and Current Affairs Great Triumvirate, Lauren Legarda, Corina Sanchez, and June Villan. Umiikot-ikot kami. Tapos umiikot-ikot kami, yung ganun talaga. Ano yung mga pang OBB ng TV Patrol dati na nakaganun-ganun ka pa. Yun talaga, ini-imagine ko talaga dati. Tapos ginagawa ko yung pictures namin, nilalagay sa PowerPoint. Bagong-bago pang PowerPoint na nung mga high school ata tayo. Or may PowerPoint na nun? May PowerPoint nun kasi yung TV Patrol na logo, ginagaya ko yun eh, pero sa PowerPoint ko ginagawa yung umiikot lang kunyari siya. Yung ganun. Tapos yung mukha ko, inilalagay ko kasama yung silang dalawa dati na the ABS-CBN News and Current Affairs Great Triumvirate. Gumagano-gano pa ako. Dati. Great Triumvirate. Tumarit talaga ako dati. Bata pa lang ako. Loko-loko na ako nun. Yan yung talagang super agree idol naman ko. Agree naman ka. Pero ngayon, sa ano, sa kasalukuyan, sino lang iniidolo niya? Kanina, na-answer, nabanggit nga ni Tazi currently, yung mga sa field of work niya, yung mga academicians. Kayo, June and Christy, sino yung mga, contemporary current idols niyo, current lodi? Si Little Prince. Keanu Reeves, hindi pa siya nawawala sa number one spot ko. Tapos si Jenson Button, number two. Sino yun? Yung mga... Tapos si Rory. So, yung mga gusto kong ma-meet ko sila in my lifetime. Wow. Pinapahanap ko nga sila kahit sa Subway. Pag pinapost-post nga si Keanu Reeves... Tatambay-tambay lang siya doon sa ano. Pag pinapahanap ko naman siya, walang nakakakita sa kanya. Yun nga ang kinakainan ni Jenson Button. Pinuntahan ko pa sa UK at kumain pa talaga kami doon. Para, tapos sabi ng pamangkin ko, dyan umuupo si ano. O, doon kami umupo. Kung saan siya umupo. May book pa nila ako. May mga book nila ako na. Yung si Jenson Button, dalawa pa yung books ko para pinadala ko sa UK yung isa. Just in case, masalubong siya doon. May mag-autograph. Oo. Yun. Ikaw, June. Parang siya pa rin naman yung idol ko ngayon eh. Pero syempre, dumami na rin yung mga yan. Pagdating sa music, of course, Celine Dion would always be my favorite. As in talagang,
ano to, pinuntahan ko talaga yung concert niya kahit na pagkamahal-mahal nun. Dito. Sa Singapore? Meron ako dati sa Philippines kaso na-cancel yung Philippines niya noon. Tapos ko parang, magkano ba yung binayaran ko noon? Parang 40 plus thousand, parang 35 to 40,000 ata. Wow, so, malo na! Oo, promise. 45,000? Anong 30 to 40,000 parang ganoon. Dito pa nagtatrabaho sa Pinas. Nagtatrabaho na ako dito kasi sa Pilipinas siya pupunta noon, hindi siya pupunta dapat sa Singapore. Nauna pang concert niya prior to that pa. So nung kumuha ko ng yun yung before na namatay yung kanyang tatay ata noon. So dahil namatay yung tatay niya or nanay niya, hindi ko na matandaan, na-cancel yung show. Kaya busit na busit ako noon. Talagang ipunan ko talaga yung concert niya no yun noon. So nung nagpunta na siya dito, syempre pinanood ko na siya. Tapos talagang naiiyak talaga ako nung kumakanta na siya. Tapos yung mga katabi ko, syempre natatawa sila sa... Hindi ba natatawa? Siguro nagtataka sila na bakit alam ko yung mga songs. Alam mo yung mga songs na hindi popular ni Celine Dion. Kinakanta ko pati mga French songs niya. Kinakanta ko talaga. Oh, yung mga French, yung mga Jete en coeur. Yung mga Jete en coeur. Basta mga ganun niya. So tuwang-tuwa sila na parang talagang ano to, nagtataka siguro sila na alam doon. Eh, yung mga nasa side ko, yung mga matatanda, yung mga gano'n. So, yun. Nakakatuwa lang. So, yun. Tapos, when it comes to my field naman, parang wala naman akong ina-idolize na engineer. Ay, yung mga authors ng Kwan, yung mga authors ng Six Sigma, kasi meron pa ako dati na parang naging former boss na basta Norwegian siya, na nagsulat din siya ng Kwan, ng isang Six Sigma libro dati. Tapos tuwang-tuwa talaga ako noon, na talaga nagpapirma pa talaga ako noon sa kanya. So, natatawa lang sila pagka mga ganun na, pwede bang magpapirma? Wagan. Ako naman kasi, nami-miss ko na manood ng concerts din eh, nabanggit nga ni June yung ano. Ako, isang celebrity talaga na gusto ko mapanood, na sana nga dumating yung oras na ano, si Adele. Kasi ba kalabas lang niya nung song. Ay, true. And ito na, I was a fan bago pa siya yung sumikat. Yung ano, Chasing Pavements, na super... Ay, gusto ko din ng Chasing Pavements. I've been a fan of her talaga. Like, nung napanood ko siya, sabi ko, itong babaeng to, sisikat. Pero sa feel ko naman, natawa ako kasi isa sa mga na-meet ko kasi siya before when I attended a meeting sa London, yung dating foreign minister ng Indonesia, si Martina Taligawa. He's very boyish pa rin in his age. Tapos, dati kasi nagsasalamin ako eh. Ngayon, hindi na ako nagsasalamin dahil tinatamad na ako. So, yung we used to wear the same kind of glasses na yung medyo makapal yung lens. Yung ano ba to? Yung frame. Tapos, one time, dalawang beses ko siya na-meet sa Singapore. Yung isa, sa Isaias. After niya mag-lecture, dahil nilaunch yung book niya, pinalabas na kami, di gusto ko sana magpa-selfie. Second time, na-meet ko siya sa may Marina Bay Sands. Nakita ko siya doon sa hallway. As in, alam mo yun, yung tipong nakatagpo ko siya, gusto ko magpa-selfie. Pero the diplomat in me says na, follow protocol. Huwag ka mag-approach sa kanya. Alam mo yun, yung tipong, nung nakalagpas na siya, doon ko na-realize na, ay, gusto ko magpa-selfie dahil it's not every day that you meet yung mga prominent na mga diplomats. Kaso lang wala, nahiya na ako. So saya, I missed an opportunity. Wala bang professional way of asking for a selfie? Oo. Kunyari ganyan. In a diplomatic way. Nahiya talaga ako. Like, one time... Ano naman yun? Eh, the imposition yun. Hindi ko alam. Dahil member ka ng diplomatic, or i-impose mo na magsa-selfie ka sa akin. Parang... violation nga. Ay, ano tawag doon? Parang wrong nga yun, di ba? Hindi mo siya dapat ginagawa. Or baka yung parang, kunyari, nasa harap na siya. Abuse of malayo, power. Malayo ka, tapo. Ay, malayo siya, nasa likod mo siya, tapos sana pinichin. Ay, ginawa ko yun sa London. Nung nag-meet kami, naaganan ako, tapos andun siya, nakatakilid. Pero gusto ko yung talagang proper selfie. One time din, na-miss ko rin ng isang opportunity si Mahathir Muhammad sa KL. As in talaga, kasi I'm a fan of him. Nag-talk siya sa some symposium. Alam mo yung talagang pinagsisisihan. Kasi he's one of the Muslim leaders that I admire. Sayang, kasi it was a small gathering. So, siguro madaling magpakuha ng selfie kasi kayo-kayo lang. Pero I don't know, I miss that opportunity na magpa-selfie sa kanya. Yun yung mga tipong picture na ifa-frame mo, na ilalagay mo sa office mo kasi very impressive. Yes. May tipong pag-visita, oh, you met the former Prime Minister of Malaysia, yung mga ganon, yung mga
conversation starter. Pero wala eh. Wala ito. Sayang, yun lang. Kasi ngayon, uso na yung magpa-selfie ka with your idols. Lalo na ngayon, may cellphone na. Dati-dati, wala pa. Oh. So, kailangan mo talaga ng camera noon. Na there's another hindi, person who will take a lang, picture. Photograph, papel lang. Correct. Ano, as in, pipirma lang. Diba? True. Anyway, magbasa muna tayo ng comments. Pero alam mo, ang gusto ko rin talagang ma-meet in person na hindi ko pa na-meet is, ay, bakit ganun? Naghang ako? Naghang ako? Ang talagang gusto ko ma-meet in person, hindi ko pa na-meet si Lee Kuan Yew. Ay, si Lee Kuan Yew. Hindi, si Lee Hsien Loong. Lee Hsien Loong. Si Lee Kuan Yew. Hindi mo na siya ma-meet. Ayan dyan, sa likuran mo. Sa likuran mo. Natakot. Natakot bigla ako. Pero yun, siya talaga yung gusto ko talagang ma-meet in person. Na siguro, si Lee Hsien Loong. Oo, gusto ko talaga. Wala, siya ano, nung bilateral meeting, natin ako sa likod niya. Ako yung nagsusunod. Dito yung talagang kakausapin ko siya. Yung gano'n, yung talagang makikipagkwentuhan ako sa kanya. Yung gano'n, yun yung gusto ko. Anyways, huwag nakalimutan natin yung ating tanong sa bayan. Sino yung lodi mo? At kung may nais kang sabihin sa kanya, ano ito? Sige, mag-comment na po kayo sa inyong mga, ayan, yung mga komento. Yan. Sige, basahin natin yung mga ibang comment ng mga kaibigan natin na nag-post na kanina pa ng kanilang, nako, baka mabasa. Merong nag- message. Ay, shucks. Ako, paano ko ba maka-close to? Ako, mababasa nila yung mga ibang mamaya na kayo. Hindi, kasi wait ha. Sige, magbasa ka muna. Ayan. I-close natin siya. Ay, shucks. Ito kasi ang daming mga nagme-message. Huwag muna kayo mag-message. Ano ba may message okay. Sila sa'yo? Diba dito dapat lumalabas siya sa StreamYard? Hindi, dito, kasi lumalabas dito. Hindi po pwede. Alam mo yan kung bakit. okay. Ayan. Sige, nakikita niyo na. Ayan. Shucks, paano ba? Alam mo, mga bold ang lumabas dyan. Brabe siya, oh. Ang mga bold ko wala dito. Chok lang. Di mo nakikita ko yan, si President Duterte. Ayan, si Beng, si Be, ano to, si... si Bed, Bebing, si Tatay Diggs, gusto ko lang maipaabot ang taus-pusong pasasalamat at pagmamahal sa lahat ng ginawa niya sa ating bansa. Si, yan, ganun din si Maya. Ayan, si Says Lerit. Si Mayor Vico. Gusto ko din si alam mo, gusto ko rin ma-meet yan, si Vico Soto. No, para makakwentuhan lang din. Ang anak ko, syempre, lahat ng family ko gusto ko. Yan, si Madam Emilda. Sino si Emilda Marcos? Emilda. Si Madam Emilda Marcos ang kanyang favorite. Ano itatanong nyo kaya kay Madam Emilda? Di ba? Yan, si PPRD, si Mr. President. Ako, puro kayo kay Juan. Puro, ayan. I would rather meet and greet Migs Molino. Hindi ko nga rin alam. Sino ba si Migs Molino? Sino yan? Sino? Migs Molino. Ito ba yung ano ni Mahal? Yun nga yung naisip ko din. Si Vix Molino ata yun. Uy, ang fairness sa kanya ha. Talaga, love talaga niya ha. Nung based dun sa na nakikita ko sa kuan ha. Inalaga. Based dun sa nabasa ko, hindi naman. well, based sa kanya nung kinausap ko siya. Mahal talaga nga. Choke lang. Ayan, sa nangyayari po ngayon ay ilang taon na pong hindi naka... Sabik na ayun sa so family daw niya. Ayan, si Duterte. Ayan, si Vico. Maraming may gustong makita rin si Vico, no? Ayan, mga politicians naman. Ayan, mga politicians naman to mga to. Si Kuya, sabi ni John de la Cruz. My parents. Ayan. Si LeBron James. Oh, why not, diba? Si LeBron James. Diba? Si Inday Sara. Ayan na, si mga Inday Sara. Grabe, feel mo talaga no, na-election na talaga, no, election fever. Siyempre, yung correct. Diba? Si Sandro. Siyempre, yung isandol niya, si Almighty God. BTS, BTS, may BTS. Yung meet and greet siguro BTS, naman ayan. Next time pa. BTS, o ayan, si BTS. Si BTS talaga. Ang BTS, ayan. Akala ko si Foreign Germs. Kanina pala, pa, meron akong isang... Si Alden Richards. Meron akong isang Facebook group for dads. Tapos may nagtanong kung sino daw ba yung mga fan daw ng K-pop. Tapos nag-comment ako na, na-realize ko na matanda na ako nung yung mga, alam ko na mga K-pop groups, mga laos na. Tapos yung BTS, halos pare-pareho yung mga itsura nila for me. So, ayun, Atty. Migs.
Sabi niya Attorney Migs Molino. Ibig sabihin, Google na natin 'yan, hindi natin Sorry naman kay Attorney Migs. Isang vlogger yung idol niya, si The Hungry Syrian Wanderer. Parang pogi kasi siya. O nga, Mahal and Migs Molina, happy moments. Ah, so attorney ba siya? Teka lang. Baka magkaibang tao. Ano ba? Oo, baka nga ibang tao. Nakapin-remote lang niya na maging attorney. Pasagutin natin sila. Sino po yun? Sino si Migs Molino? Pakipost nga po dyan kung sino ba si Migs Molino. Yun. Yun lang. Yun yung mga comments for now. So ito, kung mabibigyan kayo ng chance na makaharap ang dream personality or lodi ninyo, ano yung pag-uusapan nyo? At ano ang sasabihin nyo? So baala kayo kung sinong lodi nyo yung makakaharap ninyo. Whether interview or dinner or... Uy! Ano ba? Ako nga, sumali pa ng raffle for dinner for Jensen Button. Oh, so, sige, kung si Jensen Button ka ba? Ano ang pag-uusapan nyo? Ano yung sasabihin mo sa kanya? Sasabihin ko sa kanya, bakit ang di na lang ako? Tapos... And then, nung sumali ako nung raffle ng dinner date, wala pa siyang asawa. Pero ngayon, may asawa na siya. Sino asawa niya? Japanese-American. Sure. Na-late ka siguro. Dapat nakita ka niya muna. Hindi nga kasi ako nanalo dun sa raffle. Oo, sana kung nakita third ka niya. Third prize mo sa raffle. Alam mo ba yung third prize? Ang first prize, yung dinner. Ang napanalunan ko, third prize. Pero, mas gusto kong ma-meet si Keanu Reeves. At anong sasabihin mo sa kanya? Tatanungin ko sa kanya, bakit anong hinihintay niya? Pati hindi ka mamamatay-matay sa mga pelikula mo. Hindi, namamatay ang lahat ng yung mga girlfriends niya and asawa niya, di ba? Pero siya hindi. Oo, siya. Pelikula. Hindi, mabait kasi yun, kaya gusto ko siyang ma-meet. At hindi siya tumanda siya, pero ganun pa rin, ano, parang... Yeah. Kasi yung Asian blood niya, di ba, kaya hindi siya tumatanda. Asian blood ba siya? Hindi ko alam eh, sorry. Japanese. Kayo nga pala, Yung nanay niya yung Caucasian. Ako kung mamimit ko yung idol ko, ang pipiliin ko siguro na mamit ngayon at this point is si Lee Hsien Loong. At itatanong ko sa kanya, ano ba yung pwede namin gawin sa Pilipinas para maging Singapore din kami? Wow. Parang hindi mo naman kailangan si Prime Minister para hindi, tanungin kasi, yun. Hindi, malay mo yung mind, yung mentalidad niya. Malay mo kung meron siyang... Hindi mo na nga kailangan na kasi alam na si na Prime Minister. Tumingin ka na lang. Hindi, parang pakiramdam ko he's full of wisdom din kahit papaano. Yung mga matatandang katulad nila na yun. I respect wisdom talaga of older people. Hindi, pero i-claim mo na yan, June, na magiging ano siya, scoop mo yan sa Rated J. Makaka-1-on-1 good luck naman. Wow! Alam mo nga, nung elections nga nila dito, di ba, talagang hinanap ko pa si Kwan dati, yung si minister namin dito sa Sakwan, sa area namin. Si... Oh, nakapagpa-picture ka habang may mga dalit na kang plastic bag, di ba? Correct. Habang may plastic bag ako, di ba? May picture kami ni... Gusto ko yung Rated J na one-on-one, like weekends with Rated J. Correct, di ba? Lishan diba? Tapos tough questions. Sama mo ako ni Parker, ah. Correct. Cameraman, huwag kang mag-alala. Okay ka lang. Bigla na lang ako naging cameraman eh, nung si Lishan. Diba sabi mo? Isasama kita. pero syempre, Corina Sanchez pa rin, ang pagkakunyari na meet ko siya, ang itatanong ko sa kanya talaga is, masaya ka ba talaga kay Kwan? Yeah, oh, wala akong binabanggit na pangalan. Baka mainis siya sa'yo. Choke lang ngayon. Ikaw, partner. Wala nga akong maisip. Talaga kanina ko kayo maisip. Sino ba yung gusto kong ma-meet? Yung mga scholarly na ano ko naman kasi nakita ko na sa conference. Yung isa yung boss ko naging supervisor ko naman siya. So gusto ko yung type of work, yung advocacy na ginagawa niya. Yung hindi ko pa na-meet. Okay, bago kami nag-Canada, like ko sinasabi si PM Trudeau, 'di ba? Kasi ang ano, sino? Parang, si Trudeau. Justin Trudeau. Nung
mga few years ago yun. Diba? Yung so, mga parang, wow, mga ano nito, mga bata na mga leaders. Gusto ko rin ma-meet yun. Pora, so nakita na kayo? Hindi pa, nag-meet hello, hindi nga ako makakula nga kami sa sakyan, diba? Hindi, pag Filipino community fiesta madali dyan, sumasali siya, nakabarong pa siya. Okay. At kumain siya ng Jollibee. Mm. Ay, nakita ko yun. Pero nasa Toronto kasi, so medyo malayo. May pa star, ano tawag, may pa artista level din yun eh. Kasi good looking eh. Sumali ka sa Omni. Pero hindi naman ako masyadong yung parang, I mean, I say that, pero hindi talaga yung ultimate dream ko siya or something. Sa ngayon, hindi ko talaga maiisip. Sino bang gusto ko talaga sobrang... Gusto ko rin ma-meet yung si Macron. Macron ng France. France. Macron. Si Macron nasa ano nag-aaral. Nasa France din si Macron. Banderlipe pala. Wala. Nasa UK yung sinasabi mo. And si Queen Elizabeth. Sino si? Erasmus Mundus. Yes, si Macron. Si Macron na na-meet na natin. Si Macron na wala talaga akong maisip. France. Wala akong maisip. Ikaw na lang muna. Actually, pareho tayo. Wala rin ako maisip na yung idol. Pero ano lang ah, kung siguro kahit na sinong idol, ang siguro yung kung makakausap ko yun, yung ano lang, yung parang gusto ko lang na yung ma-feel lang na human sila. Yung ano ba to, yung makita lang na parang ordinary people sila. Kasi yun yung nagiging experience ko pag may mga namimita ko ng mga celebrities. Dahil wala ka doon kasi June eh, nung di ba nung nag-promote si Catherine Bernardo tsaka si Alden. Nasa Thailand ako noon eh. Nakasama namin sila sa dinner. So parang isang table lang kami. Tapos so parang tinitingnan ko sila, parang yung they're just ordinary people na minsan kasi we get caught up doon sa celebrity status nila. Tapos one time din pala si Enchong D. Nag-call siya sa embassy sa Qatar. As in, ang tagal nung kasi sinama ko nung boss ko yung amba ko na nag-call. So, alam mo yun yung parang he was very active in terms of in discussing about politics, about issues. So, parang yung parang normal na normal na yung hindi siya yung actor or ano, na parang you can discuss serious issues with them. So yung mga ganun naka media con nga kami, nakaganyan yung paa niya o nakataas yung isa niyang paa, nakaganun lang. Diba? So yung gusto ko yung mga ganun na parang any celebrity or ano figure, public figure, na yung parang I want to humanize them. Oh, humanize them. Yeah. Totoo. Diba? Kasi parang sometimes we get caught up dun sa image nila na parang we forget na, you know, tao lang din sila, na they may have some ano, quirks or whatever, mga own viewpoints that they may or may not agree with us. Pero alam mo yun, it makes them human and relatable kahit naman. Pare-parehas lang tayo na umuutot. Ganun yes. Din. Mabaho din ang utot nila. Malay mo naman. Meron sila iniinom. Yeah. Anyway, so I think we can proceed na dun sa kwan, no? And I thank you. Ano na lang muna yung kan? Ano muna yung characteristic nila na gusto niyo? Yung mga idols ninyo? Ako, yung sinabi ko kanina. May X-factor. Sandali, bago niyo sagutin yan, hindi kaya yung pakiramdam na kung ano yung ina-idolize mo, yun din yung parang iniisip mo sa sarili mo na sana ikaw ganun ka din. Ganun ba yun? Pagka-idol mo yung isang tao, iniisip. Being a psychologist, ayan. Ganun ba yun? Na, for example, ako, iniisip ko na Corina Sanchez. Ibig sabihin, gusto ko yung karakter, personalidad na ganun din sa sarili ko. To some extent, kasi like in your case, nasa media ka. So, syempre, kung sino yung mga sikat dun sa field mo, yun yung iniidolo mo. Like ako din, for example, like yung when I talk about seeing yung si Martina Taligawa or any UN Secretary General, parang nakikita mo na, ay, kung ma-achieve ko lang kahit katiting lang nung nagawa nila. For me, parang that's already a big achievement. So parang nagiging peg mo sila. Pero hindi naman lahat ng lodi, kumbaga parang kinakailangan na pattern mo yung sarili mo sa kanila. Parang gusto mo lang sila. Like yung kasama mo, celebrities, di ba? Kasi like, for example, kay Christy, di ba sabi niya kanina na she likes Wonder Woman, she likes Darna, she likes Encantadia. So parang ang common denominator nila is mga women empowered women. Eh, ganun hindi din naman, siya, regal lang sila, regal. Regal lang. O kasi may mga power, royal. May
may supernatural powers. Yung parang kaya mong gawin kahit ano. Yung ganun. So, ganun din ba yung iniisip mo sa sarili mo na I wish I could also have that unlimited power or special powers? Hindi naman. Hindi naman. Ah, okay. So, wini-wish ko lang na forever young. Parang kanta yun na forever young, I wanna live forever young. Uy, pero si Linda Carter until now ang ganda pa rin ha. Lalabas siya diba dun sa next na Wonder Woman? Yes. Ay, sa yes, nung sa last na Wonder Woman pinalabas yun. Hindi ko kasi napanood yung ano eh, yung latest dahil nga pandemic na eh. Pinalabas nandun siya. Pwede mong panoorin sa ano. Ay, hindi pala. Dinownload pala ni Abu somewhere. Sa, minsan nandun sila sa Prime? Amazon Apple Prime. Oh, nga, oh no. 20% na lang ang battery ko. Kaya pa yan. Kaya niya. Ako na tayo. Mawawala na si ako yung characteristic. Correct, sagutin niyo yung characteristic. Sige, go. Yung sa akin, pag yung actual na yung tao, halimbawa na yung nagwo-walk ng talk na sinasabi ko, malaking-malaking bagay yun sa akin. Na, lalo na pag yung mga, pag sa field ko, yung sa mga scholar na ganyan, ayoko yung, kumari inaaral mo yung mga migrant domestic workers, tapos wala kang interaction sa kanila, or masama ugali mo sa kanila, yun, ano yun talaga sa akin, major turn off yun. So ina parang yun yung mga tipong ina-idolize ko na gusto kong i-emulate. Gusto kong sinusubukan ko na ganun din ako. Pero meron din naman ako na idol kasi hindi ko kayang maging ganun. Ano ba yun? Yung i-imaginein mo na lang na ikaw yan, like parang yung si Wonder Woman na sinasabi ni Madam. Naalala ko na napanood ko yun yung first movie na napanood ko nung bata ako. Yung mga superhero. O yung mga singer, kasi hindi naman ako talaga makakanta, no? Tunog lata yung boses ko. Yung mga ganun. Pero ang number one sa akin talaga ay somebody who walks the talk. O, importante naman talaga yon. Pero ako, ang common denominator ng mga gusto ko, ano sila? Genuinely grateful with life. In general, yun. Pati sa parents nila, they're very grateful. Yung parang nung nabasa ko yung biography ni Jensen, parang chapter pa lang, naka-dedicate na talaga yung buhay niya dun sa tatay niya, yung ganun. Tapos, namatay din kasi yung tatay niya. Tapos, kaya after na namatay yung tatay niya, tumigil na siya sa F1. F1 driver yun. Pero ngayon nasa motocross siya, yung bigger cars. So, pero yung big part of their life is gratitude for the people who were there for them when they were starting. Yung ganong concept, mabigat sa akin yun na value. Na nire-respect ko sa kanila. Kaya parang pag yung mga tao ungrateful sila, medyo turned off ako. Parang, true. Okay. Yung ganun. True. Anyway, so eto na. Parang natitigil tayo. Okay, eto na po ang ating and I thank you pala, tanong sa bayan sabi. Thank you. ulit. Okay, at eto na ang ating and I thank you. Thank you. Ayan, ano bang ating and I thank you ngayong gabi? Eto na, isa-flash ko lang. Ating and I thank you ngayong gabi. Para sa'yo, ano ang maituturing mo na isang lodi? Gusto niyo yan. Yung may pa shower effect sa likod. Yeah, baka kaya ayan. Kami na parang yung mga zombie na titigilan. Correct. Sige, sino ang mauuna? Dali, nag-iisip pa ako. Ano ba yung sa inyo isang lodi? Kailangan guwapo. Ay, shucks. sige, ako na lang. Sige. Kumusi. Para sa akin, yung nga binanggit ko kanina na importante sa akin yung nag-walk ng talk niya. So kung ano man yung, kung, lalo na yung mga celebrity, ganyan. So importante rin sa akin yung
yung tinitake nila yung celebrity status nila o yung estado nila seriously, na niisip nila na meron at meron silang mga maapektuhan. I think yun yung mga like yung sa ngayon, kung wari yung sa panahon ng social media, hinahanap ko yun, kasi yung iba parang wala silang pakialam pagka meron lang mga pinapanood ng mga lately mga video ng, you know, talagang yung mga opinion na I think may negatively impact like yung mga kabataan, yung mga nanonood sa kanila. So sa akin malaking bagay yung merong sense of responsibility, lalo na pagka sikat na or sumisikat na, na naiisip na, you know, to be more responsible dun sa following niya, ika nga. Mahalaga yun para sa akin. Saka gusto ko yung, parang yung mga sinabi ni Muhammad Damch kanina na mga ina-idolize mo, diba, like sila kaya. Yung mga malalaki yung puso, ika nga. Talagang, at kahit na sikat na, nakatungtong pa rin sila sa lupa. At very accessible pa rin sila. Yun. So, kung kayo man ay sisikat kayo in the future, make sure na ayun, your feet are always planted on the ground, ika. And I thank you. Ang hirap naman nun kapag ka-planted on the ground. Paano mo? Oo, para kang maglalakad. Di ba, paano ka pa maglalakad kung naka-plant na si ground? Sige, ako na lang muna. Ayan, mabilis lang yung sa akin. I think ang definition ko ng isang idol is someone that is able to use yung influence niya para sa ikauunlad ng isang komunidad o kaya ng isang bayan. Kasi maraming mga influencers, for example, influencers na ina-idolize ng mga tao, pero imbes na nagiging mabuti sila, mas nagiging masama pa yun sa komunidad. So para sa akin, isang idol dapat ganun, nagagamit niya yung influence niya to the growth of the people. Pangalawa, yung pagtulong din sa kapwa. I really idolize people who are really, really helpful or able to... Yung nakakatulong ko sa mga less fortunate, sa mga walang boses, yung ganun. Yun yung talaga. Kahit wedding lords sila? Tumutulong ba sila sa kwan? Oo. Wag naman diba, ganun. Ethics question. Yun na yung pangatlo. Yun na yung pangatlo. Yung memorality naman. Yung memoral naman. Yun, may mga moral naman ng mga tao. Kasi nga, sabi ko nga kanina, kung ginagamit naman yung influence nila na to the negative side, parang hindi naman ka-idolize na yung mga ganong tao. So, yun lang yung very, very basic ko na definition. Yung magamit nila yung kanilang influence to do good to people. Tapos pangalawa, yung makatulong sila sa community. Yun, nakakatulong sila, especially with the less fortunate people. Kasi yun yung na-realize ko nung nag-rated J ako, na dati, ang inisip ko lang dati, pag-rated J, kailangan mo lang na magamitin yung influence mo to create, to for people to know about stories, ganun. Pero sa ngayon, kasi iba na yung definition ko ng pagiging isang journalist, okay, kailangan talaga yung ginagamit mo to be able to help other people as well. So, yun lang. And I thank you. Yan, naghahang na naman ako. Ba't naghahang ako? Oo, naghang ka. O, oh, ayan, nakapag-isip ka na. Nawawala na naman yung puso yan. Ko. Oo. Yan. Alright. Sige, next. Ano, si okay ka naman? Si Madam. Yes. Si Madam. Okay. Go, Madam. Oh, wala nang choice. Wala nang choice. Tapos na. Nag-isip muna ako, ano ba dapat ang ina-idolize? One, lahat naman sila, iniisip ko yung mga ina-idol ko. Ano sila? Parang they're successful in their own field. Kasi parang ano naman ang i-idolize sa'yo kung wala ka naman ginawa. Parang ganun. Parang hindi ko naman gustong i-promote yung tatamad-tamad lang tayo. Parang gusto kong i-promote na kailangan talaga pinagsisikapan naman yun. So, yun. They're successful in their respective field. Puro champion naman yun, yung mga ina-idol-idol ko. And usually, nasa sports sila. Kasi, hindi siya madali. Not necessarily na gusto kong maging ganon, pero alam kong hindi ko kayang gawin yun. Kaya, sa akin, sobrang ano yun, sobrang nasa higher pedestal sila for that matter. And then, yun, yung there's a sense of gratefulness sa pagkatao nila. Importante sa akin yun.
kahit na yung mga, kunwari, dati may mga pinapollow kang mga artista nung hindi pa sila sobrang sikat. Tapos nung sobrang sikat na sila, yung mayayabang na sila, kaaway na nila yung mga dating managers nila, yung mga ganun. Hindi ko gusto yung mga ganun. And then, yung integrity is parang 99% component din yun. Sobrang hate ko yung hindi mo kayang magsabi ng totoo. Or yung pag na, parang matagal ako magalit, hindi ako nagagalit sa mga tao. Pag pa konting-konting ano lang, chenas-chenas lang. Pero pagka na-realize ko na, ay, nagsisinungaling ang taong to, parang sorry, hindi ka na mag-e-exist sa buhay ko. Parang ganun. Ay, ang tarin. Nag-e-exist ka, anino ka na lang. Parang ganun. Pero hindi na, parang hindi na tao yung perspective ko sa'yo. Ano ka na lang, object hayop. Ka na lang. Parang ganun. Kala ko hayop. Masyadong ano yun sa akin. Mabigat sa akin yung part na yun. So, kung wala kang ganun, parang wala kang karapatan na magpunta sa industry na yan. Especially yung mga artista. Kasi kailangan meron kang sense of responsibility dun sa gagawin mo. Parang kahit yung mga tumatakbo for position, yung mga ganun. Paano kung manalo ka? Anong gagawin mo? Yung ganun. So, dapat meron kang ganung component. Meron kang sense of responsibility na tatanggapin ko ba yung position na to? E, paano kung ma-approve ako? Yung ganun. Yun. Kasi makasarili ka pag ganun eh. Diba? So, yun lang. And I thank you. O, di ba natahimik kayo lahat, no? Aminin niyo. Sabi niyo, oo nga, no? Nagre-react ako, kaya lang nakamute pala ako. O, oo nga, no? O, yan. O, ikaw na, Gonar. Happy birthday, boy. Go na, Gonar, birthday boy. Hindi, yeah. Ako kasi, ano, since tumatanda na tayo, sa akin yung pagiging load your idol. Lang. Hindi na kinakailangan yung mga celebrity, artista. Sa akin, yung kahit na yung mga ordinaryong tao na nakakasalamuha ko, for example, sa opisina, sa everyday life ko, pag may mga nakikita ko ng mga qualities nila na yung tipong na-appreciate ko at parang pwede ko siyang gawing peg para sa sarili ko, yun, ano siya, parang ina-acknowledge ko yun na lodi or idol. And for me kasi, parang that's a sign of humility na parang you always think na there are other, kumbaga yung sign of humility in a sense that you can learn from other people who are not necessarily above you. Minsan yung mga colleagues mo lang or more junior than you. So sa akin, ganun. And mas natutuwa ko doon. And another characteristic din is yung mga trailblazers. So siguro like for example, like sa mga celebrities like si Adele, because she doesn't represent yung typical na singer na payat, tapos she writes her own songs, hindi, yung mga songs niya can be considered as old-fashioned kasi mga, ano ba ito, mga ballads, hindi yung mga K-pop na gusto ng mga kabataan yun. Pero kahit na hindi siya gumagaya dun sa trend, nagugustuhan pa rin ng tao. So parang nagiging totoo siya sa sarili niya. So yung mga ganun na na-impress ako dun sa mga tao na parang were able to successfully not conform to the expectations of other people. Kasi sa akin, ganun ako eh, non-conformist ako, may pagka-rebelde ako. Minsan, I'd rather go dun sa route na yung tipong hindi ini-expect ng ibang tao or na-impress din ako dun sa mga tao, for example, na akala ng tao parang hindi magaling or na-underestimate, pero napaprove nila na magaling. So, yung mga ganyan. So, these are the qualities na hinahanap ko sa Lodi. And I think, yun yung dapat maging, ano natin, mindset natin na we should always look up to yung mga lodis na who can be our pegs in real life. Not just yung because celebrity sila, but because they can help us be a better person. So yun lang, and I thank you. Yesterday. Yes. Kasi naghang na naman ako. Alam mo, may topak. Ayan, dahil dyan, bibigyan ka ta ng biscuits. At dahil dyan,
bago tayo magpaalam, ayan, babatiin muna natin yung ating mga birthday celebrators for the month of November. Kasi nag-post tayo a few days ago sino mga may birthday. So, ayan. Happy birthday. Natin, happy birthday kay Bell Skies, November 30. Si Glenda, November 30. Si Evelyn, November 27. Si Jeneline, ay, yung sister daw niya, ang may birthday. Si Marilyn Gonzaga, November 21. Si Maldita, November 28. Si Janang, 21. Si Jeneth, November 24. Si Perlita, November 11. Si Shirley Duran, November 12. Uy, malapit na. Si Ice Brent, November 15. Si Jolan, ay hindi niya sinabi. Si Pala Janice, noong November 5. Si Nah, November 21. Ayan, si G. Lee, November 15. Si Yasi, November 20. Si Lou, November 25. Si MG, November 2. Si Sheila, November 4. Si Brilla, November 1. Si Majodge, November 26. Kahap, ay, noong isang araw, si Roslyn. Si Gladys, November 26. November 19, si Lebiram. Ayan, yun lamang po. Yung mga iba, babatiin natin sa mga iba pa natin mga shows dito sa Rated Check. Okay, sige, magpaalam na tayo. Go. Batiin ko na rin yung pamangkin ko sa November 30, si Nika. Uy, happy birthday, Nika. Happy birthday. At Nika. Ah, si Nika. At si Sharon. Pakibati na. Oo, si birthday. Hi, at si Sharon sa Biyernes. Ay, happy birthday. Happy birthday. And congratulations. Belated happy birthday din sa aking husband, Ree, na nag-birthday. Uy, happy birthday. Happy birthday. Yeah. Yes, happy birthday sa lahat po ng mga nagbe-birthday ng November. And this coming December, malapit na po ang Simbang Pasko. Gabi. Simbang Gabi muna. Bagong taon. Ah, oo. Okay, sige siya. Magpaalam na tayo. Go. Sa susunod na Miyerkules, maguntahan ulit tayo. Dito lamang sa inyong paborito kasama tuwing Miyerkules ng gabi ang kwentuhang ginawa para sa mga overseas Filipinos. Yes. Overseas Filipinos. Ito ang Kuro Session. Pasensya po sa sipon. Easy mo na sa bye everyone. Sandali. Nasa na ba yung exit natin? Thank you for watching our program. Please do like and share this video. Don't forget to watch our other videos and subscribe to our YouTube channel. Salamat ka Rated J.